makikita nyo, merong maliliit lang na low-rise buildings, tapos meron tayong high-rise buildings. And kagandahan dito ngayon, bagong renovate or bagong repainting yung exterior. So mukha siyang bago. It's a Balinese-inspired development by DMCI. So yung unit natin, low-rise building lang, which is that one. Hi mga bunso, so welcome to another tour. So this time we will be showing you kung ano yung itsura ng condo namin. And if you stick to this video, this is a condo tour, but at the same time, I'll be sharing with you the opportunity to earn money as well. So kung mapapansin nyo, dito tayo nag-park sa basketball court. It's part of the amenities. But night time and day time, up until lunch, kino-convert nila into a parking space para magbigay ng mga extra parking slots na pwede kang magbayad. This is very important for guests. Kasi if you don't have a designated parking slot for guests, siyempre ang hassle naman kapag may mga bumibisita ka. So this is their way of converting some free spaces into a parking space. Actually, meron pa rin naman under the buildings na mga pay parking. Pero since sometimes kulang, kino-convert nila to. Ito yung basketball court, and then on the right side, ayan yung function room that you could reserve. Function room and karaoke yung nasa taas. So, pwede mo silang schedule for reservation, for a fee. Tatawag ka lang sa admin office. Part of the amenities is also a pool and a cafeteria. So, meron tayong cafeteria dito na nag-ooperate. Pero since COVID pa, sinarado nila. So, ito yung pool. Punta na tayo sa unit. So, welcome to our condo. Pasensya na, hindi pa kami nakapaglinis kasi makalat eh. Tagal na namin hindi nakapunta dito. So, kwento ko lang sa inyo bago kayo papasukin. This is a 56 square meters condo unit with 2 bedrooms plus a 6 square meters na laundry area sa rooftop. It could be a laundry, it could be a storage. So, pasok kayo. Pasensya na, makalat talaga eh. So, ayan, pasok. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Ito yung kitchen namin. Pati ba, linis. Minimalist kasi talaga kami. Medyo klang. So, the reason why I'm sharing with you this video, pansin niyo wala naman, is because this unit is for me. But before anything else, I would like to share with you first kung ano yung nandito sa area. So, we have a new kitchen here. And then, space na rin for fridge. This is newly replaced. So, bago yung sink natin, bago yung counter natin, also the cabinet doors, lahat bago. So, kasama na to, yun ang matatanggal ko rin pag nirentahan. So, yan, kitchen natin. Double sink, stainless. So, lahat bago ko for the kitchen. And then, this unit is, of course, hindi naman siya furnished. So, yung mag-relient, mahal na sila kung anong gamit gusto nyo nang ilagay. This is a very big space for a kitchen. If you're planning to have a oven with burner, dito siya. And then your fridge will be here. And then if you want, you can have a high table here as your breakfast table. So, more malaki ang kitchen. And then on this area would be the space for your dining. Easily fit a 6-seater dining table or round dining table. And then on her right would be the living area. So, depende na yan dun sa gamit nung mag-rent. Pero this is a very good space talaga. May wag siya. We also have a shared toilet and bath. So, isa lang yung toilet and bath for the whole unit. Ito yung space na yun. For a 2-bedroom, malaki yung toilet and bath dito. Sobrang spacious yung CR natin. So, bedroom number 2 muna tayo, which is the second bedroom. So it's also spacious, good for, actually the unit itself is good for aspiring families or aspiring couple. This bedroom could be your office kung couple lang kayo, or if you have a kid or two, this could be a space for a bunk bed.
Tapos, eh, meron na rin tayong aircon. We have an aircon na lady, tsaka yung cabinet per clothes. So, hindi nyo na yung problemahin yung kama na lang. Also, our flooring is wood. So, kasama na ito eh. So, just a unit itself eh. Ayan. So, this is a very good space for an office, storage, or a bunk bed for kids. And then the other one will be the master's bedroom. So, pasukin naman natin yung master's bedroom. Mas malaki siya compare dun sa isang kwarto. So yeah, this is the whole bedroom. May aircon na rin, tapos may storage na rin. Papaayos ko na lang yung cabinet. Kasi wala pa siyang rack. Our window is also here. So low rise, nasa third floor lang tayo. Kung yung mga may takot sa heights, this is a good space for you. Isang sigaw mo lang, may makakalagin na sa'yo. So, ito yung view. And then, pag tumawid ka, meron tayong salon, merong laundry, merong grocery, and also the gym. That one is the gym. Tatawid ka lang, very convenient na. Tapos, you don't have to wait for the elevator. On this building, dalawa yung elevator natin. Pero meron din mga hanggan. And if you're on the third floor, hindi sobrang hassle, lumaki at lumaki. So, yun yung advantage on the low-rise building. So yan, so kasama niya yung curtain rods, yung aircon. Ipapalinis na lang yung buong unit. Also to fix some fixtures. And then the rest, bahala na kung saan niyo mag-rent. Ito na yung hallway. As you can see, hindi siya yung kagaya ng mga ibang condo units na masikip yung hallway nila going to the unit. Ito, sobrang luwag. Pwede ka pa maglagay ng plants mo sa harapan. So as I told you earlier, the unit is best for starting couples, bachelor, a bachelorette, starting families. So it's big enough for starting families. You also get to have a 6 square meters in a storage area sa taas and laundry area. So unlike other units in studio, nasa loob pa ng unit nila yung mga washing machine. Sa taas, pwede nyo doon ilagay washing machine. Kasi may kuryente naman din doon na abang. Now, so where is this located? This is developed by DMCI, which is Raya Gardens, located at Barangay Merville, Parañaque. So mga naghahanap ng mga gusto nilang space, ang pinaka-importante is always the location. So ngayon, andito na tayo sa deck. Meron tayong sariling laundry or storage area for the unit itself, which is 311. It's approximately 9 square meters. May sarili siyang electric, may sarili rin siyang water line. So, very convenient siya na hindi mo na kailangan i-stock sa unit mo, yung laundry mo, yung washing machine mo, or any big boxes. So, this space is enough for that unit. So, kasama to sa rerentahan kapag nakuha yung unit. So, yung location ng building natin, ang advantage niya, very convenient. Hindi mahirap umakyat, hindi mahirap bumaba. At the same time, pinagitnaan ka pa ng mga amenities. So, pakita ko sa inyo. Pinakita ko sa inyo kanina, meron tayong salon. Tatawid ka lang, may salon, may laundry shop, may grocery, and also yung gym. Kasi hindi natin mapakita yung gym dahil COVID, bawal pa yung activity sa property. We also have the pool. And then, yung cafeteria, sarado pa rin siya. Tapos, function room, and behind the function room is basketball court. So, andito tayo sa condo ng tita ni Nikki, si Tita Raquel. Dati, nung nagliligawan pa lang kami ni Nikki, madalas kami dito sa unit niya. Nung nakatira ako dito, hindi ko alam na dito laging nakatambay dito si Nikki noon. 5 years na siya nakatira dito and I want to ask her questions kung ano ba yung... Siyempre, ito yung mga hindi nyo nakikita kapag nag-rent kayo ng condo. You don't get to talk to your neighbors, di ba? Sila yung pinaka-testimony kung ano yung community, ano yung bang maganda pag dito ka nakatira, mobilis ba yung internet, binabaha ba yung 10th floor, yung mga ganun. Tita, ano bang nagustuhan mo dito sa Raya? Lahat. Wow, lahat? Lahat, kasi love ko yung community, love ko yung place, yung distance from one place to another. Kasi malapit siya sa lahat.
Plus, isa lang ang DMCI sa nag-a-allow ng dog sa loob ng unit. So, tulad ni Tita, meron siyang dalawang aso. Kasi may mga condos kasi na hindi nagpapayag ng bigger dogs. Pero dito, pwede. Pwede may malaking aso sa unit. Kasi siguro, dahil may balcony kami. Parang karamihan ng units na may balcony. So, yung airflow, hindi talaga nakakasya. At saka hindi pinagbabawalan nung admin, diba? Tapos naglagay din sila ng mga spaces para sa mga dogs kung saan sila dapat. Yun. Ngayong COVID, kamusta yung security? Ay, sobrang okay. Sobrang okay. Ngayong COVID, medyo bayanihan talaga. As in, hindi namin pinalabas lahat ng maintenance and guards kasi dito sila nag-stay. The community itself, they provide the food. Kung ano yung kailangan nila, pati yung sila sa function ng matutulog with aircon, which is okay kasi nga, we don't want to take the risk na uuwi pa sila sa labas. So, ang maganda dito, it just proves na okay yung community because for 3 months, wala silang positive case, walang pasaway. So, yun yung maganda dito. It's a perfect place if you have kids with you. Another thing is naninita yung guard if you're not wearing mask outside your unit. Yun lang. I mean, ako nung nagstay ako dito for 6 months nung college, wala akong naging problema kasi security sobrang okay. Plus, yung parking, hindi ganun kahasil. Tita, magkano ang parking pag over? 132. So, yun. 132 pesos for an overnight parking. That's so, 12 hours. 12 hours. If you don't rent a parking space, pwede ka mag-park. Plus, kung meron ka naman sariling parking space, your guest can park din sa mga pay parking. Okay? Mm-hmm. And right now, makikita nyo rin na sobrang active nung community because di ba bawal pa yung mga basketball and heavy activity. So they converted yung mga pwedeng parkingan. Tulad ng badminton court, they converted it into a palengke. From time to time, yung basketball court naging extra parking para hindi mahirapan yung community. So, little things na ganun, sobrang nagka-count. Another thing is, yung mga little questions natin, kasi hindi ko rin kabisado. Tita, di ba pinaparent yung karaoke? KTV room pa rin. Ayun, yung KTV room. It's 800 for 3 hours. Ayun, 800 for 3 hours. Ilan ang kasha? Up to 20. Oh, see? For 800 pesos, that's part of the association as a unit owner that I pay for. And as a tenant, it's part of your privilege to use it as well. So yun yung maganda doon. Even the function room, all you have to do is talk to the admin. Magkano ba ang function room? As of now, ang pagkakaalam ko is 5,000 for 3 hours. Ayun, 5,000 and it could fit. Napakamura nun ah. Oo, mamura talaga yun. Ang natin siya until ang ganyan yung 200 eh. Oo, see? Ang laki ng function room. Pick up tayo. So, alam na natin na okay yung community. Alam natin na mahigpit yung security. Alam natin na very active yung admin, which is very important kasi hindi lahat ng condominiums active yung admin. Kasi pag di active yung admin, nawawala. Alam mo, sa sobrang active dito, lahat ng celebration, may design sila. Halloween, Christmas, Easter, may event sila palagi. And you could see the design dun sa driveway. Diba? Yung paikot, makikita mo talagang nagde-decorate sila. Yearly, it's different. Hindi siya yung yearly, parehas yung decoration. So, recap tayo. So, the unit is, it's 56 square meters, 2 bedroom, 1 toilet and bath. You get to have a 9 square meters sa deck na storage or laundry area. And then, you get to see the amenities. We have the gym, we have the badminton court, you have a karaoke function room, you have a function room, you have a playground, you have a basketball court, and also the pool. Ang maganda rin dito is 30 minutes away ka sa lahat ng commercial areas. You're 30 minutes away from St. Luke's, or at least 30 minutes away from Makati Med, at least 15 minutes away to Market. The nearest mall that you have here is SM Bikutan. You also have Resorts World. Malapit siya sa schools. You have Assumption, you have Don Bosco Makati, you have CSA. If you're a flight attendant or a pilot, sobrang lapit mo sa airport. It comes sa pagko-commute, it's very easy to book Grab. Labas ka lang ng subdivision, may mga jeep na dyan going to Alabang, going to Makati, going to Resorts World. So, kompleto. So, it's very convenient and hindi siya ganun kahasil. So, let's talk about the activities. Kasi si Tita nga,
sobrang active niya sa community. So alam niya lahat. Kita, ano ba yung mga activities dito that proves na sobrang okay ng community? Okay, balik natin dun sa anticipated mass every Saturday. Bukod dun sa mass na yun for Catholics yun, di ba? Every month, kung sino yung celebrant for the month of that month, nagpapakain sila. Isang celebration lang. Parang it's, mamimili sila kung anong week dun sa mass na yun na lahat sila magsa-celebrate. Ah, sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay. Sila na rin yung magpapakain. Ah, talaga? Oo, kaya magkakaano, alam nyo yung pare-parehas na personal. Ah. Anong sila ka-active. Tapos meron din yung mga Christian, yung may victory na church. Meron din sila. Pagkaka, alam ko, every Thursday. Every Thursday. Dun sa KTV room. Sa KTV room. Okay? So you have Catholic Mass every Saturday. Christian community. You have Christian Bible community study, Bible study every sharing. Thursday. Ano pa ang mga activities? May Zumba class kami, MWF. Zumba every Monday, Wednesday, and Friday. And that's around 7:30 ng gabi. Okay. But it varies. Kasi we have naman a group chat. So, depende sa availability ng Zumba instructor. Pero, usually, MWF. Yoga every morning. Yoga every morning. Depende rin by schedule. Pero, pwedeng regular na yoga every morning. Plus, meron din badminton group. Meron silang group dito every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. And basketball, meron din silang regular players dyan. Meron din parang every Sunday, yung mga grupo na gusto na lang sabay-sabay nag-breakfast sa clubhouse. Ah, yun na? Ano yung buffet? Bring your own. Ah, parang padlock. O, pwede ka pang mag-socialize. May networking. O, ahente ka. Marami kang kumibenta. Kanya-kanya. Kasi marami naman din yung ilan lang sa bahay. So, yung mga, halimbawa, dalawa lang kami. Gusto namin may mga kasabay. Kami Sunday, talagang nagbabanding din mga mag-neighbor. But, syempre, as of now, nasa COVID tayo. So, wala most of the activities na meron yung condominium is not yet allowed. Tama? Kasi nga sobrang higpit. And talagang ina-avoid lang yung mga pwedeng gawin as precautionary measures. Explain ko naman, ito na yung inaabangan nyo eh, kung paano kayo kikita just by watching this video. So, okay, our unit is for rent. Pinaparent namin yung unit for 25,000 pesos, including na yung association dues. So, what are the requirements? The requirement is, number one, you need to give us a 2 months deposit, 1 month advance, and post-dated checks for a whole year contract. Yun lang yung requirement namin. So knowing this, paano kayo kikita? All you have to do is refer us. If you have friends na naghahanap ng unit, and if you think that our condo is suitable for your friends, family, or colleague, recommend mo lang. Just give us an email. You can email us at sales@jnbbuilders.com. You can inquire there. And if successful yung transaction natin with dun sa magre-rent, you can get up 20,000 pesos as commission. So, yun yung sinasabi ko. I know na may mga nakikita kayong mga vlogs about tips, about paano ka makakatipid and stuff. But this time, I want to share with you kung paano ko maibibigay sa viewers ko yung ways of how I earn my money. So, it's not every video naman or every YouTuber. They do give giveaways. May mga pa-premyo, pero they don't really get to share yung mga opportunity na meron kami to the viewers, for the viewers to earn money as well. And this is not the last time that I would be doing this. I would be sharing with the next videos lahat ng ginagawa, my friends' businesses, and I'm sure sila mismo, once you recommend clients to them, you recommend clients to us, we would make sure na our viewers gets compensated for helping us. So, yun lang yung maganda dito. So, yun. It's 25,000 a month, 1 year contract, 2 months deposit, 1 month advance, and if successful, you get to have 20,000 as commission for 1 year contract. Yun lang. So, sobrang okay nito. Hindi na kayo makakaharap ng that big of a space and that active community that's very near sa Central Business District. So, yun lang. So, thank you for watching. You can email us for the inquiries. And comment lang kayo or you can just share the video.
kung kayo pala mismo yung tenant, I'll give the 20,000 as discount. Yan. See? Thank you. Bye-bye.